turn to battle. Seconds remaining. VG Gaming's turn to ban. Alliance's turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. VG Gaming's turn. Seconds remaining. 5 seconds remaining. We are now back para sa isa na namang bakbakan ng ESL One Hamburg 2019. Right now, who will be fighting? Alliance versus VG Gaming. And syempre, kami pa rin ang makakasama niyong shoutcasters for this
evening. It's your boy, JB. And this is Casey. Guys, yun nga, day 2 na nga na ating ESL 1 Hamburg Alliance versus PG Gaming na nakita na natin yung mga laro nila kahapon. Yes. PG Gaming kahapon. I think meron silang game na nakapag-stomp sila. Oo nga, yun nga kahapon. Against VP. Against VP. 2-0 nila. Parehas na laro. Napahirapan nila dito yung VP. Mm-hmm. So, tignan natin dito ngayon kung may apply ba nila yan sa Alliance. True. Pero itong Alliance, nagpapakitang gilas din talaga. Mm-hmm. Yung bagong buong Alliance na post one itong si Nico Baby. Nakita mo naman talaga. Nico. Iba baby. Talaga mga Nico eh. Sabi ni Kuya Nick. Kuya Nico talaga. Ayan. Anyways, good evening sa inyong lahat, mga sir. Well, itong Alliance, siguro kailangan nila magpakitang gilas dito sa VG Gaming dahil nga sobrang ganda na pinakita sa atin ng VG Gaming kahapon. Yep. Diba? So, siguro, they have to step up. Itong Alliance na to, hindi na to yung Alliance na Liquid na yung natin. Liquid na yung Alliance dati. Oo. Which is sila McKay. Oo. Well, ito naman si Fata, si Tri-Tri. Mm. Ayan, nagaling din to sa NIP before. Truly. Diba? Si Limp sa Complexity. Call. Ayan, sa Call. Si Nico Baby, alam naman natin lahat sa Mineski. Mineski. Diba? So, ayan. Newly formed team ang Alliance dito. Let's just see kung anong mangyayari dito sa game na to. Well, having that Magnus Juggernaut combo, looking at that pa lang, parang alam mo na they really wanna go for an early game dito. Given na hindi na kailangan mag-Battle Fury dito ng isang Juggernaut para lang sa farm or Maelstrom, kumbaga mas mapapaga yung kanyang item agad-agad, diba? With the help of that, Empower power up nitong si Magnus. Yep. Kumbaga mabuboost yung mabuboost yung farming potential dito ng isang Juggernaut. Oo, yun talaga yun. Magnus Juggernaut. Well, kaya din siguro kumuha dito ng Juggernaut yung Alliance para din pang kontra sa VG Gaming if ever na kumuha sila ng Keeper of the Light. Pag kasi nag-revive ball dito si Magnus, pwedeng mag-drop lang ng Will-O-Wisp and pwedeng mag-bosset yung kanilang gustong gawin. And Juggernaut is a good carry to counter out that Keeper of the Light. Kasi yung Blade Fury niya ano yun, ang tawag dito, parang Battle Fury in a way dahil sa kanyang spell immunity. Pwede pa silang kumuha dito if hindi maban yun ng VG Gaming. Mm. Pwedeng kunin yun ng Alliance. Yun. Which is a good tawag dito. Good addition to their lineup. Oh, pati found out the Kunkka. Na safe man din naman kasi pag pinagsama yung dalawang mga basta mga melee core, pag may Magnus, mahirap talaga kalaban. Yan. Nadali mo yan. Pero ngayon, VG Gaming went in for the Lion. Na alam naman natin yung burst capability nila dito magiging maganda because of the Finger of Death. Na alam naman talaga natin lahat natatakot yan. Hindi ko na lang talaga alam. Siguro si AM sa kanyang counter spell pero hindi madalang madalang. Hirap, hirap. Pero okay lang naman yan for Lion. Oo. Lion pick for VG Gaming kasi yung lockdowns is isa rin sa mga support na ang dami yung disables So, malaking tulong talaga if may gyro kayo na may rocket barrage. Pagka na-shutdown mo yan, si Juggernaut di na makaka-Blade Fury yan. Oo, yun nga. Kumbaga, maunahan mo lang yan delikado talaga ang isang Alliance. But for now, yung Alliance dito, I think kinuha nila ditong Grimstroke. Siguro, in a way, deny pick na din. Kasi pwede itong makamit ng VG Gaming as well. Diba? Double Finger of Death, double homing missile. Mahirap yun. At saka yung Juggernaut Grimstroke din kasi. Isa yun sa matataas yung kill potential sa lane. Blade Fury lang. Oo, yun din. Isa pa yun. Diba? Angstwell Blade Fury. So, paano gagawin nyo? Anyways, bago magsimula na lahat, ang lahat habang nagpipick po sila dyan. Shoutout sa inyo, yung mga top fans and yung may mga sharer badge dyan. Isang magandang gabi kay Sed Torcator, kay Jopet, kay Boss Juan Franco. Shoutouts po sa inyo. Shoutout. Mm-hmm. And syempre every after ng ating stream, meron po tayong Lucon Daily giveaway. Oo nga pala. Donated by... Sponsored by... Ayun! Sponsored by Alo Lang Malakas. Diba? Grabe nga yun, no? Talagang payaman. Payaman talaga si Boss Alo. Eh, wala ka nun eh. Ayun lang. Warlock. Warlock for VG Gaming. Ooh, that Warlock. Ano? Ah, okay. That Warlock saves
VG Gaming's potential dito sa pagka-clash. Oo. Sobrang lakas sila sa clash dito eh. No. Pag nag-rebel, may counter-initiation sila dito ng golem. Kumbaga, yun yung sagot nila dito. Wala man yung Keeper of the Light na pwedeng durugin agad dito ni Juggernaut yung Will-O-Wisp. Meron naman kaming Warlock na isa rin sa mahirap na makakalaban ng Alliance, pero Legion Commander. LC. Yun yung third yun eh. Mag-LC offlane kayo. Then hindi sila mag-rush ng dagger. Instead, magbubuo siya ng mga pipe. Defensive and naka-focus lang siya sa press D attack ng core. Kumbaga, ipipress D attack niya lang. Parang kumbaga, ibabuff niya rin yung core niya. Nako. Parang ganun, mag-all-in sila kay Nico Baby. Invoker mid kaya to for Alliance. Possibly, para dun sa Alacrity, no? Mukhang pwede. Ganun yung gagawin nila dito for Juggernaut. Pwede. Pero, depende pa din. Dahil nga dito yung Vici Gaming, tignan natin, malay natin yun yung maisip nilang iban. And pwedeng ganun ngayon gawin ng Alliance since, wala eh, para talagang all-in Juggernaut yung gagawin nila dito eh. Meron silang LC, meron silang Magnus, samon pa yung Grimstroke na merong Inkswell na pwedeng iba to dito. Diba? True. So, this could be a good one for Alliance. But, having VG Gaming their lineup right now, ganda ng kanilang teamfight potential. Yung burst capability nila, hindi mo may pagkakaila. Kumbaga, pwede mong mabura dito si Grimstroke agad-agad. Nang walang ano-ano pa. Diba? No po. Paano kaya ito? Ano kaya ibabanot? Pero Tiny would be banned out here by VG Gaming. Last one for Alliance, I think, mid to eh. Carry na tong ano eh. Carry na tong si... Gyro. Pwede. Pero pwede din nilang i-mid lane to. Tapos kumuha sila ng, let's say, Spectre. Pwede. Oo. Assurance sa late game kumuha. Yan, oo. Yun talaga yung kailangan nila. Ng late game hero for Vici Gaming. Para din makasabay dito sa Juggernaut. Kumbaga, kung mag-stretch man din to, long, super long game. I think i-stretch talaga yan ng Alliance. Or, pwede namang mapa-online lang maaga si Juggernaut. Basta hindi sila mapahirapan or mapunish sa laning phase. Ayan. Dalawa lang yan eh for Alliance. Super early or super long game. True. Diba? Super early or super long game. Kumbaga, mahirapan silang tumapos ng mid kung wala pang item si Jug. Nahirapan sa laning. Hindi sila makakausad niya agad-agad. Pero ngayon, Alliance. Sino kayo babanout nila dito? Okay, OD. So, yun nga, in-anticipate nila na carry Gyrocopter. Kasi andyan nga naman si Lion tsaka tong Warlock, which is maganda yung kill potential with if those two supports. Lion Gyrocopter sa laning, lakas talaga yung kill potential na. Isang stun lang, may voodoo pa. Yan. And the sustainability of Gyrocopter as well. Andyan si Lion, si Warlock, sorry. Para sa kanyang Shadow Ward, if I'm not mistaken. Shadow Ward yun. Ayan na nga. Now, good evening po sa inyong lahat. I-share nyo na po yung ating stream. Diba? Pero game number one pa lang to ng Dead unang Prophet. Series. Sila yung Dead Prophet dito. Inisip ko, VG Gaming yung mag-Dead Prophet dito. But since, which is good din. Good din to for Alliance. Meron kasi silang assurance sa early game to mid game to late game. Oh, yan diba? Yan, so, hindi sila magpapalugit. I think it's a matter of wag na lang na sigurong papabayaan sa laning itong si Juggernaut na malugi talaga. Pero kasi kahit malugi kasi ang isang Juggernaut, pag may assurance ka naman ng empower, makakabawi at makakabawi ka talaga. Yun lang talaga yun for Juggernaut. But right now, Vici Gaming, their time is being used up. Pero, Pugna! Which is a good hero for me. For me. Goods tong Pugna ngayon. Oh, may decrepify. May hirapan si Nico Baby mag-only slash. Yan. Plus, pagka may dinuel, di ba? Tsaka yung Dead Prophet din, may hirapan din talaga pumorma yan sa mga, sa mga, ano niya, sa mga skills niya. Totoo yan. Pero ito na nga ang ating game number one in the first series in the day two of ESL One Hamburg 2019. Alliance versus Vici Gaming. Who will be the one to secure one game dito sa ating series na to? This is a best of two series pa rin. Diba? Group stages pa lang po tayo. Pataasan pa ng ihi itong dalawang teams na to. Diba? Baga nagtatansyahan pa rin talaga yan, mga yan eh. Yan. Kumbaga, kailangan talaga nilang makakuha ng puntos to secure their spot para sa playoffs ng event na to. Kahit hindi po ito DPC run, hindi po ito walang DPC points na magigain, still, iba pa rin yung makukuha. Iba pa rin sa pakiramdam. At saka, magiging threat kayo sa next tournament, diba? Pag naging magandang run nyo dito, kakatakutan yung team nyo.
So paghahandaan yung team nyo ng maigi. Ganun yung binibuild up ngayon ng mga team. Kumbaga gusto nilang tansyahin yung ano, yung mga lineup ng mga kasali ngayon. Para sa next tournament, alam nila kung paano lalaroin. Lalo na pagka nasali sila sa mga DPC tournaments. Yeah. Very well said, Ate Casey. Pero, alam na, ito na nga ang ating game number one. Pero, Killer Pigeon. Pakilala muna natin, para muna sa side ng Alliance. Fata on Grimstroke. Limp dito kay Death Prophet. Nico Baby on Juggernaut. 3-3 or 33 on Legion Commander Enhancement para sa kanyang Magnus. Ayan. Sa side naman ng VG Gaming, we have Urus or Paparazzi para sa kanyang Gyrocopter. PYW para sa kanyang Lion Xiao. Yu para naman sa kanyang Centaur. Ori on his Pugna and Diwa on his Warlock. Yaw na nga. Very well said. Vici Gaming, as we've said earlier, kanina pa natin inuulit-ulit, maganda yung naging run ng Vici Gaming. Are we able to see that kind of run in this series? Magpakitang gilas kaya sila against Alliance or will Alliance be able to fight them in a head-to-head battle at makapilit ng Game 3? Diba? Nako, Decrepify Finger of Death coming. Oo, oh, sakit ngayon nga din yung naisip ko kanina eh. Decre Finger of Death. Oy! Naopo, maaga-agang Skewer Blade, Fury, Inkswell, and there goes Xiaoyu, taken down right away. Dead Centaur. Oo, that's a dead centaur. Ayan po ah, si Xiaoyu po, sa mga hindi po nakakalam, siya po yung nag-stand-in muna dito kay Yang. Wala kasi si Yang. Opo, tapos si Fade naman, pinalitan din muna siya dito ngayon, and itong si PU, ay, di pa si PU, ah tama, si PYW. Si Fade. Si Fade yung nawala, si PYW yung pumalit. Urus po, Urus is Paparazzi. Yep. Urus is Paparazzi. Still. Yan na po yun. Nag-ask ka pa, may laro ka pa mamaya. Siyempre, Beryl. Okay ano yan? Asapakasipag ni Aramel. Oo. Abang naglalaro. Nagka-cast. Sobrang sipag mo nga dun. Oo. Idol ko si Jan eh. The playing caster. Anyway, so yun na nga. Tingnan natin dito. Well, Alliance. Maganda yung kanilang first kill na yun. Kumbaga, nagpakita sila ng dominance na kaya namin. Tsaka si Nico Baby nakakuha. So, ano agad yan? Malaking bagay yan talaga. And it's siya, di ba? Yes, Nico Baby took down Xiaoyu. Yep. XP. So, ang mangyari dyan, one stick, Quilling Blade stick agad siya. So, malaking bagay yon lalo na dalawa yung katapat niya. Totoo. So, sobrang hirap niyan for Virtue Gaming. Kasi, etong si LC, nasa top lane nang makakuha ng early levels pero mapapahirapan. That is for sure. Mapapahirapan siya dito ng isang Lion na, kaya nga nasabi mo, napakadaming disabled. Yup. Diba? Pinagpalit nila, oh. Pwedeng kasi either way, pwede rin naman yung Warlock yung lumain sa taas. Pero kasi mas mataas, mas mapapagana mo yung Gyrocopter pagka Lion yung kasama mo. Oh, kasi pwede kayong pumatay. Oh, tsaka ano lang eh, aanin mo yung sustain kung isa lang naman yung katapat mo doon. Tsaka may pressed attack din kasi. Yan. Oo, kung may pressed attack din. Pero yun na nga. Tingnan natin dito. Ang gagawin nila. Handskin here. Pulling that creep wave. Just good. Diba? Ayun na nga. Well, right now, 1-0 pa rin. Gusto ko yung warding dito ng Vici Gaming para kahit papano meron silang detection dyan from the Alliance kung meron mo magro-rotate. Diba? Ito, gusto ko tong ward na to eh. Ganda niyan. Sobra. Kahit sabihin mong konti lang yung ma-detect mo dyan. At least that small information is malaking tulong din. Pero sa top lane, ginago dito sa 3T while onto this bottom lane. Juggernaut is farming just well. Diba? Even out lang naman yung kanilang farming ng Centaur. I think aalagaan talaga nila dito si Juggernaut. Kasi magiging Juggernaut game to if ever na mapatabangan nila itong si Juggernaut. Pero kung hindi naman, kailangan mag-step up dito ni Death Prophet talaga. Kung sakaling mapahirapan talaga itong si Juggernaut, kailangan si Limp yung maganda yung performance dito sa game nito. Yes. Kasi kung pati siya, mayayari sa laning phase, mahirap na talaga yun bumangon. Mm-hmm. Kasi siya yung siya yung space creator dito nitong si Juggernaut. Mm-hmm. And si Juggernaut yung space taker. Ngayon, kung itong space creator, kakailanganin din ang space. Paano na, di ba? Mahirap, magagawan kayo sa farming dyan. Yan. So, napaka-importante dito ng role nitong si Limp as the mid laner of the Alliance since napaka-space dependent nitong si Juggernaut. Di ba? And kahit sabihin mong may empower, oo, mabilis makakabawi. Pero yung time kasi na binabawi niya, parang gugustuhin mo. Nagdo-dominate na kayo. Mm-hmm.
Ayun na, decrepify lang, decrepify itong si Ori para din mapigilan yung farming itong si Lim. Kahit pa paano. Ayan. Pero sa bottom lane, meron nagaganap doon and I think napa-TP out na doon siya. No? Napauwi na si LC. Diba? Force na lang silang mag-TP out. Pero yun, good yung ginawa nila dito na nagbaback muna dito ngayon si DY tsaka si Xiaoyu. But siguro sinasacrifice na lang talaga ng Alliance na at least kahit hati-hati yung XP. Kahit hati-hati yung XP, at least safe itong si Juggernaut. At least hindi mamamatay. Yun yung mahalaga. Yun nga, yun talaga yung gusto nila. Medyo active carry si Jug. Yan, totoo. Which is, meron siyang walking battle fury din dito para dun sa kanyang, ano, diba, sa kanyang farming. Si Hanskin, gusto ko yung kanyang gagawin. He's just stacking some creeps here. Kailangan yan eh. Sobrang kailangan. Mag-fail. 55 kasi siyang nag-hit. Medyo late. Pero yun na nga, tignan natin dito ngayon. 6 seconds. Oo nga, wala pa nangyayari masyado dito ah. But I think okay naman kasi yung laning dito ni Gyrocopter. Nakatawang lalil dito. Pinapasok ko na si LC. And medyo nga, LC is having a hard time dito sa top lane. Yan. Kumbaga sacrificial lane yun ng Alliance eh. Okay lang yan. Sige, mahirapan ka muna. To be expected na kumbaga nila yan. Basta mapaalagaan nila itong si Mega Baby. Yes, basta maalagaan nila. And mukhang ito na nga yung alagang tunay. Alagang. There goes Hanskin. Alagang Hanskin. Alagang Hanskin talaga yun. Diba? Goods nga yan. Alagang Magnus at Grimstroke. Ito mo, babing baby. Dito si Nico Baby. Nico Baby, literal. Oo, Nico Baby. Kuwinik, Nico Baby, oh. Iba talaga mga Nico eh. Oo, oh, lahat ng Nico malalakas pero yun si ang... Si Daddy Nico. Daddy Nico. Hindi ka amin. Ayun lang. Hindi ka amin, hindi ka amin. Hindi ka amin. Pero manalo kami nun. Ay, ako pala yun. Pero yun na nga. 3-4-1 bounty trade. Nakontrol ng VG Gaming yung bounty round na yun. Pero napakagandang rotation from PYW. Pero mahirap patayin si Lim pa. Medyo may kahirapan pero susubukan nila. That's actually a 3-man rotation. Actually 2-man lang kasi nandito naman ito si Ori sa mid. Pero to think na medyo may katagalan bago nila ma-takedown itong si Lim. Naku. Magandang space to for Juggernaut. Kahit naman papauwi. Teka lang, napilitan ngayon dito si Elsie. We're trying to rotate. Go yata sila but that Earth Spike, mapipigilan si 3-3. Naku, napipilitan na umikot agad si LC. Isa rin, wala na rin kasi mahirap na rin siya mag-lane. Oo, yun na nga. And okay, then, si Death Prophet kasi kahit yun nga lang problema dito ng VG, si Death Prophet, hindi na nila kayang tipagin yan si lane. Kasi isa si Death Prophet sa mga heroes na, alam mo, napaka-independent nila sa mid lane. Oo, sobra. Hindi mo na kailangan isipin na uy, kailangan natin magang tito kasi ganyan. Papabayaan lang, papabayaan si Death Prophet. And then, mag snowball lang siya sa laning niya, okay na eh. Okay na agad eh. Yan. Kumbaga kasi stable mid laner ang isang Death Prophet. Ngayon, kailangan mo na lang talagang i-baby yung carry mo para mamaya for your security. Pero teka lang, top lane mo ang 3-3 mapapatay. There's the homing missile. Again. There is the Nether Blast. Deleted siya dyan. Ori taking him down. Exorcism will be popped. Nag-TP out na itong si Ori. No! No skill to cancel that one out. Nakaalis na lang agad siya. And medyo na-delay lang dito si Grimstroke. Siguro gusto niyang bigyan ng Inkswell. And na-pop yung ano doon ah. Yung exorcism doon ni Lim. So kailangan niya yan gamitin. Pero kasi hindi ko masasayang na lang yung ano niya. Oo. Unti pa din naman kasi yung ano dyan, yung mga ghost eh. So hindi pa ganun kasulit to push some towers. Hindi pa ganun kalakas. Para ka lang din na naglolo ko dyan. So yun, sa bottom lane naman kasi, ewan ko si Juggernaut naman kahit papano, ayan. Naka-farm din siya eh. Oo, naka-farm din siya. Pero si Centaur, ibig sabihin maganda pa rin yung farming niya dyan. Ako, palag-palag pa din sila. Wala rin kasing babawas sa center dito eh. Yun lang talagang Inkswell plus Blade Fury. Pero pag mataas naman na yung level nito ni center, mahihirapan na talaga dito sila kumil. No, true nga yun. Pero itong si Lim, okay lang ma-force dito yung exorcism. Di pa naman tayo po-push. And itong si Juggernaut, nakakakuha ng mga kills na kailangan niya. 3-3, trying to survive. Mukhang siya na naman na nagiging target dito.
Nako, Inkswell, will it connect? No P. Hindi na kinailangan. May silence for Centaur. Nabigyan na din siya ng Stroke of Fate. Pero this is a disaster for Alliance. Napatay na din si Fata. Teka lang, makukuha ba dito ngayon itong si Xiaoyu? Napagandang Stampede out. Walang the Skewer in itong si Hanskin. Juggernaut, he is here. Meron siyang Omnislash available. But there's Ori deleting Hanskin. Nako po, higop-higop. Etong si Lim, papalag ba sila Omnislash? Will it be pop right now? Silence para nga dito. Fairy Fire, it's there as well. Omnislash, napagandang Decrepify. Pero Blade Fury is there to follow. TP out for D. But etong si DY, makakaalis pa. Buhay ang bata and it's a boy. Ayun. It's a boy, JB. It's a boy, JB na nga. Kaso, 4-3 ang score. Nakuha na ng Vici Gaming yung kalamangan in just that clash. Diba? Umbaga, nabaliktad na nila dito ngayon yung Tide. And 2-way gold lead. Tabor na sa kanila ngayon. Yep. Domination din kasi nila dito. Lala na, may Pugnacat and then Centaur, Gyro. Yan yung mga magkakasamang heroes na sobrang ganda nung ganking potential and kill potential as well. Sobra. Tsaka yung pushing nila, hindi mo may pagkakaila. They've got Pugna, tower damage ng isang Gyrocopter, napakasait din. Diba? Pero, ayun. Though, Alliance, meron din naman silang pushing eh. Meron silang pushing press, the attack, empower to jug. Tapos, merong exorcism. Diba? Ayun na nga. Paano kaya ito? Ayun na nga. Anong oras laban ng TNC? Mamaya po, hindi po natin masasabi kung anong oras talaga dahil depende po yan sa mga nangyayari nga. Pero, 11, mga 11.30. Sige. Wait lang. Baka kasi may mangyayari muna dito. Tatanungan ko na lang. Titimbrehan ko na lang. Pero yun na nga, habang wala pa nangyayari, check natin yung Predator League qualifiers. There we go. October 26 po ha. Sa Roa City, Pinoval, Digos at La Union. Pero Bounty will be taken here by 3-3. Naagaw niya yun. They were successful. Pero 2-4-2 Bounty trade lang ang pwede mangyayari. Xiaoyu will have to fall back right now. Ayan po. Yan, mga nanalo. So kung may kakilala kayo dyan, and kung may ano kayo, kung may naiisip nyo yung, di ba? Yung mga team. Do you have what it takes? Yes, do you have what it takes? May X-Factor ba kayo? Tingin nyo ba, it's time to be a pro. Hindi lang puro nood. Eh, kayo na talaga yung papanoorin. So, check nyo po yan. Pala nyo. It's time talaga. But Rinkswell is there. Stampede. Stampede. They pop na doon. Silence. Napaganda. Duel. Binigay na. Paktay. Itong si Xiaoyu. Actually, I can say that's a good duel for a newly level 6 LC. Diba? Napagandang pick up. Taganda ng duel damage. Yes. Maaga-aga yun. Duel na center din yun. Mauna din yun. Pero, yun, andun kasi yung teammates niya to back it up. Yes. Kumbaga, wala din magagawa dito yung Vici Gaming. Medyo malalim na din. Pero, alagang Warlock. Napagandang stocks naman noon from Warlock. Diba? Pero 4-4 ang score, na i-even out ng Alliance. Siguro yung mga bumit ng first 10 kills dyan. Kabado. 4-4? Dikit na dikit yung laban natin. So, I think isang malaking... Uy, daga lang. Now, 3-3. Deny, pero sila pa yata ang mabibigyan. Siles, oh, napagandang golem naman nun. Call down, binigay na din. Pero that's a dead 3-3. Napagandang Decrepify onto that rocket barrage. Sulit na sulit ang damage. Juggernaut, pinag-iisipan kung papasok pa siya. Pero wala na siya dyan kasama. Death Prophet trying to push the tier 1 bottom tower. Pero napagandang fortification by Alliance. Kasi pwedeng i-go ng Vici Gaming yan. Eh. True. Pwede sila mag-chase. Right now, 4-5 yung score natin, pero 5k gold advantage na yung meron sa VG Gaming. So, unti-unti na nilang nakokontrol. Oh, that rev fall onto these two. Papalag pa sila dito, tignan nga natin. Nako, ahabol pa sila dyan. Soulbind! Sulit na sulit. Stroke of Fate will connect. Eto na nga, Omnislash, binigay na din. Plus that, another dual damage for LZ. And double kill for Limp. Goods na goods yon for Alliance. Nabibigyan nila kahit pa paano ng space itong silim. Even Juggernaut. Diba? Kahit saka si LC din ha. Medyo nakakatakot din yan. Ang aga niya nakakakuha ng mga dual damage. Oo. Parang kani-kanina lang. Meron na siyang dual damage yung pagka-cooldown. Meron na naman, no? Meron na naman. Double bracer siya dito. Para so, mas tumagal siya, diba? Pero, eto, Gyrocopter. Pushing the bottom lane. Ayan mga sera, wag na wag niyong kakalimutan. Meron tayong Lupon Daily Giveaway sponsored by Alo WXC or Alo lang malakas, and we will draw one
and the one at the end of the stream. Kasi kagabi, hindi daw nakadraw. So, tayo magdodraw mamaya. After the series? Or after two series? And bago mag-TNC. Bago mag-TNC match. Alright. Mamimili tayo ng isa. Alright, pero yun na nga. Euros or itong si Paparazzi. Let's make it a habit na Euros na yung tawag natin sa kanya. Kasi kaya nga siya nagpalit ng IG. Gusto niya Euros ang itawag sa kanya. Pero yun, Euros is now taking the stacks given by his supports, which is a good one. Kasi, kita mo, drums. Tapos, I think he's aiming for Aghanims. Yep, Aghanims for sure. Aghanims to. Magandang item yun for Euros. Pero for it, unless gusto niya mag-diffusal. Or SY. Pwede din. Kasi Aghanims talaga yung pinaka-worth. Isa yun sa magandang ano, isa yun sa maganda. Diba? Pero yun, wala kang mama dan. Ayun na nga, shoutouts kay... Mukha kang mama dan. Mukhang mama. Shoutouts sa'yo. And take it easy panood. Share mo na yung stream natin, wala ka namang kwenta eh. Buti pa iba, may top fan badge, siya wala. Buti pa iba, may top fan badge, I'm guilty. Pero yun na nga. Tingnan natin dito ngayon sa ating game number one. This is just the game one. Pero best of two lang kasi ito eh. Diba? Best of two lang ito. Sarap boy. Fatal Bombs plus Flak. Ganon. Oo nga, no? Ganda nun. Truly. Ang sakit nga dito ang hero ng VG talaga. Tapos may Dekre. Ano pa? Dekre Finger. Tapos naka-fatal. There you go. Nando na nga. Fatah taken down by Ori. He was bursted down. So, mabilis lang. Talking about the burst damage na kaya ibigay ng VG dito. Pero all down. Ayun, sayang. Huli na yung Lion. Medyo na-rate lang dito si Lion. Pero, Xiao Yu, he's trying to push this lane. Ito mo, boset pa din yung ano. Wala eh, kasi may item na rin itong si Center eh. Oo, paka-unat. So, let's try to do an item check. Mamaya, pag wala pang nangyari, mag-item check tayo. Diba? Ano kaya? Okay, so yan. I guess, pwede. Pwede tayo. Ayan. Okay, so, Fata, utility, si Limp naman. He is going diffusal for the use. Okay. Si Nico Baby. Nico Baby, diffusal already. Diffusal. Yan yung maganda. Kapag ka may Magnus kayo, diffusal. Diffusal, Yasha. Diffusal man, tas Kadio. Kaya, wala naman kasi siyang Yana dito. So, mamanta dito. Yung Dekre, pwede din. Pero Yasha, basta, it's either yung kasama niya, Yasha or Manta. Yeah. Basta may Yasha siya sa attack speed plus yung movement speed na rin. Yun na nga. Very well said. And itong CLC naman is aiming for the pipe na usually na nating nakikita ngayon. Yep. Diba? Anin mo yung papasok ka eh. Meron ka namang Magnus. Diba? Kumuha ka na lang ng damage. Sustain mo na lang ang team mo. Tapos si Magnus naman utilities. He's going for the dagger. Malapit-lapit na yan. For Gyro naman. As we've said, dagger for Lion, Centaur naman, he's aiming for the Lotus Orb dahil meron na siyang Crimson Guard dito. Good sin Lotus Orb plus, actually, dagger muna unahin niya. For Pugna, Veil, Aether Lens, and wala pa siya naka-queue up. Wala pa naka-queue up dyan. Pero Warlock, utilities lang din. Diba? So, yun. 6-6 pa din yung score natin, mga lods, ha? Wala pang nakakalamang talaga. And I think farming game kasi talaga ito. Dinuwel, ha? Dinuwel in Omni, pero teka lang, papalag ba dito meron pang anong bagsak? Soul Bind is there as well. Mukhang si Trite pa ang naging ally. And Fata... Mahirap ata, FFN yung Center War Runner. Kailangan ata hindi na lang yun. Or kaya hindi ata eh. Kailangan hindi yung Kailangan hindi yung center. Hindi yung center yung ma-FF nila dito. Instead, yeah. Si Pug na kailangan nila mahuli dito. Kailangan nilang isama sa Rev Paul. Kasi bosset na bosset itong si Omni Knight. Pag na-decrepified lang yan. But I think yung alliance dito, they weren't expecting na nandun lahat for VG Gaming. Gusto lang talaga nilang kunin. Kita mo, nag-cast agad siya ng Omni Slash. Which is unusual na ibibigay mo para sa isang center. Gusto talaga nila makuha. Pero teka lang, ito na nga gumagawa na din dito ngayon ng VG Gaming. Counter initiation is there. Fata, napatay na. Etong si Magnus, sumunod pa. Wait, stun. Auto Juggernaut with that. Press the attack. Save the day from 3-3. Ang ganda naman talagang overwhelming odds. Diffusal, trying to take down Xiaoyu. Blade Fear will be poppered now. Masyado kong malalim tropa. And Ori. Ayun, nangaamba lang dito si Ori. Diba? Okay, 6-9 is our current score. 6-9 tayo mga sir, ha? Vici Gaming. Nasa kanilin lead ngayon. Plus the 8K. Gold. Wow.
Sobrang aga talaga niyan for VG Gaming na mag-online. Oo. Pero kailangan pa rin naman nila mag-ingat dito sa Juggernaut. Kailangan pa. Kailangan rin talaga nila. Kasi kahit naman papano, merong empower yan. Mabilis yung kanyang forming. Diba? And he might go for the Sunset Gash nga dito. Oo. SNY. Ako po. Pero yun, up next, hindi pa dito nagtatapos ang aming cast na natin yung KC. Meron pa tayong Alliance versus Fighting Pandas. Parang kahapon lang, pero wait lang. Meron muna nangyayari dito ngayon sa may top lane. Silence pa dito kay Warlock. 3-3. Ready yung kanyang dual. Press the attack. Una, sabay ang pass. Another dual damage Another na naman. Another dual damage. Hindi pa level 2 yung kanyang dual. 13 agad yung nakuha niya sa level 1 pa lang. Level 1 pa lang yun, ha? So what more? Kung talagang makakuha siya na makakuha dito ng marami talagang dual damage. Yes. I think magta-transition na yan into a damage type LC talaga. Oo. Kaysa dun sa mga pipe. Yun na nga. Pero, hindi natin alam yan. Okay, so 7-9 is their current score. Kalamangan still being held here by Vichy Gaming. Ayun, as I was saying kanina, ano nga ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na din. Kawawa ka na. Nablanko. Nablanko din ako for a while. Pero yun, I'll try to get back to my train of thoughts mamaya. Diba? Ayun! Sabi ko kahapon, yung kinast natin, parang Eternal Entertainment? Eternal Entertainment. Pero yun, yung sinabi ko, same lang yung kinast natin kahapon. Ang napalitan lang is yung VP. VP. Alliance pa yung actually, same talaga eh. Vichy tapos Fighting Pandas, kalaban lang nila dito ngayon is yung VP. Alliance, which is dati VP. Dati, or kahapon, VP. Yun. Ayun nga. Yun ang gusto kong sabihin kanina. Pero 20-minute mark, malapit na lumabas. Bounty wise, dito na nga Dagger plus ang stamp, mahuli dito sa 3-3. Dali ka dyan. Napaganda golem naman talaga. 3-3 tried to survive. Rest the attack is here. So, bind plus that. Revpol saves the day. Double kill yun para kay Ori. Walang follow-up damage doon sa Revpol na yun. Limp, trying to fight this one out. Mapapaback niya dito yung Vichy Gaming dahil siya na lang talaga yung nabubuhay dito ngayon. Kaso, masakit-sakit. Yung Vichy Gaming, napaganda na pinapakita nila dito ngayon. Double kill for Euros. And yung Alliance, they're in a bad position. Nag-tipping yun dito sa Pugna. And I think this is a dead grim stroke. Yes. Yep, that's for sure. That's a dead one. Naka-veil ba siya? Oh, I see. Ang kunat ng isang ano ah. Ang kunat ng isang Pugna pag naka-veil talaga. Diba? Nakaw-nakaw talaga yan. Pero yun, nakitapag-giveaway ni Pusolo. One Arcana. Every after hour stream. Or every bago matapos ang ating. Pero yun nga, this Roshan is being taken down here by Vichy Gaming. Napaganda na kanilang pinapakita. Will Alliance be able to contest this one? Kaso mukhang hindi na. So wala ng Death Prophet. Mahirap din talaga eh. Mm-hmm. Mag-contest eh. Yun nga yung inaatay pa kasi talaga nila dito yung Juggernaut na mag-online ng sobre. Yes. Eh, hindi naman ma-outfarm ito ni Juggernaut itong mga cores ng Vichy Gaming kasi lamang na lamang sila talaga. Oo. Lalo pa, controlled na dito ngayon ng Vichy Gaming yung farm site ng Alliance. Saan pa siya magkukuha ng farm na kinakailangan niya, di ba? Nako po. Ang ganda sana ng ginawa ng ano ng Alliance na hindi muna sila nag-revpol. Inintay nilang ma-drop yung golem, di ba? Mm-hmm. Pero by the time na nakapag-revpol siya, wala na silang follow-up damage. Eh. Hindi nakapagbitaw din ng Omnislash dito si ano si Juggernaut. Mahirap, hindi kasi nagsisynchronize yung mga skills dito ng Alliance. Mm-hmm. So, ang hirap talaga. 7-14 yung score. Kita naman natin ng 12k gold advantage. Yeah, na nga. Ano kaya itong game na ito? Napakatindi naman talaga. Will Alliance be able to turn the tides or magtutuloy-tuloy itong ganito para sa Vichy Gaming? Diba? Nako po. Ngayon pa lang, i-share nyo na po sa kanika nilang mga timeline yung inyong, ito, yung ating stream. Diba? Yep. Nako. Dapat po naka-public ha, para po meron kayong oh, sharer yung badge. Daily give. Yes. A daily giveaway pala. Araw-araw pamigay ni Boss Alo. Sarap pa man. Sarap talaga maging alo. Malakas ka na, mabait ka pa. Yo! Grabe ka naman ako, Tudor. Power. Hindi, kahit wala. Diba? Baka mapanood yung recording. Recording eh. Baka naman. Pero yun, tignan natin. 22 minutes into this game, nagsusnowball yung Vichy Gaming dito. Alliance, they're still finding a way kung paano nila mapipigilan. Oh, SOD. Diba? Teka lang. SOD. We'll see. Uy, napop na SOD dito ngayon. Lion in a good position. Nahuli dito si Gyro. Pero Aegis meron pa siya. Ori taking down Nanskin. Wala na silang pang set dito ngayon. 30 seconds na wala. Ang isang Magnus Limp. Sinusubukan mabuhay. Pero there goes Limp taking down PYW. Kaso nga lang double kill para kay Xiaoyu. Eko baby.
makukuha niya dito yung unang buhay dito ngayon itong si Gyrocopter na buhay ulit. Pero oh, Xiao, yun na isan pa. Nico Baby taking him down once again. Nakaisa na naman dito itong si Jogger na tumhabol na nga dito ngayon yung Alliance. Makakago ba sila? Defusal for DY, but Alliance will have to fall back. Medyo magulo yun. Akala ko pumabor sa Vici Gaming dahil nakakuha sila. Pero to think na nakuha nilang Aegis at nakuha pa sila ng dalawa, sobrang pabor ng fall. Pabor yun. Kahit walang Revpol from Magnus, diba? Oh, again ah. Medyo mahirap talaga dito kasi sinipinay pa natin masyadong nararamdaman as well as Juggernaut. So talagang kumahold nila to sa late game, doon natin makikita yung impact ng lahat ng heroes dito ng Alliance. Yan na nga. Diba? Very well said. Pero mga sir, ESGS 2019 nalalapit pala, na. Sa isang araw na. Wala tayong Civil War ngayon pero bakbaka na yan sa ESGS 2019. And there we go. October 25th, 10:30 a.m. Shook Ragers versus the Idol Spirits in the opening match sa ESGS. Pero Alfata, binuksan itong si Ori. Binuklat eh. Pero yon sa may top lane, kinukuha pa nga dito yung isa, which is itong si Hanskin. He's trying to escape. 1 second for the dagger. Hindi pa umabot. Mercy. But still, Euros taking Hanskin down. 3-3 is here. Nag-duel pa nga. Gusto niyang pumalag dito ngayon. Hindi siya nakapagbigay ng press the attack. Pero teka lang, hindi yun mahalaga. Nakapag-stampy daw pa nga. Pero there's the use. Papalagas nila dito ngayon. Blade Fury binigay na. Paktay itong si Ori. Limp taking him down. Hindi pa daw talaga. Don't give up. Sabi ni Pata. Don't give up nga naman. Don't give up. Hindi lang para sa kanila yan. Para sa ating lahat yan. Don't give up. Don't give up. Huwag na huwag kayong titigil. Manood dito sa amin. Siyempre naman. Yeah, kala niya kung ano, no? Oo, pero 10,000 gold lead para sa Vici Gaming. And right now, they're trying to pressure other lanes para din mapahirapan somehow yung Vici Gaming. Pero no pressure pa rin para sa kanila eh. Di ba? No po. Kaya pa ng Alliance, good set. Isang magandang RP lang. True. At saka maganda lang yung maging minus 1 dito ng LC mamaya. Kapag nagka-item naman itong si Nico Baby, kaya naman talaga niya pumalag dito. Scuddy, going for the Scuddy. Ayun nga yung sinasabi kanina kung, ay, kung hindi siya kukuha ng Manta. Oo, pwede siya kumuha ng Manta. Kumuha lang siya ng Manta. Saan dyan niya siya? Tsaka lang, I think mag-Scuddy siya eh. Oo, pwede. Pwede siya mag-Scuddy here. Okay, Scuddy. Status resistance, no? Kasi ang dami din disable ng Vici Gaming eh. Kailangan nila yan. Pero yun, ako mga sir ha, dapat po meron kayong sharer badge. Paano kung kayo pala yung nanalo dun sa pag-ibaway niyo? Wala ang share badge, no? That's sad. Sayang naman. Pero teka lang, yung Alliance trying to go here. Silence. Oopsie. Lala. Hindi na ganun, masyado malayo. Pero sa bot naman gusto ng pressure ngayon ng Vici Gaming. Wala pang tier 2 na nababasag ang Alliance as of this moment. Pero, hindi natin alam. Malay natin, mabaliktad pa nila. Oo, and malapit na rin itong Satanic dito ni Gyrocopter. So, mahihirapan na talaga ma-Alliance dito. So, kailangan nilang mag-abang dito sa mid lane. I think hold lang to, tier 3 tower. Mahirap naman silang pasukin dito sa kanilang base or kuta. Oo, mexo pa eh. Shoutouts kay Daddy Nick. Bago na tawag natin kay boss. Daddy Nick na. Daddy Nick na. Pero teka lang, tignan natin dito ngayon kung anong gagawin nila. Napagandang vision from Vici Gaming. Ang gaganda ng mga drop nila dito. Oo, kita mo naman, hindi masyadong nade-deward yung mga wards nila dito. Alam nyo na. Pero ngayon, manalo o hindi, loyal viewer po ako. Yun yan naman ang talaga, mindset. Alan! Ikaw na. Ikaw na ang... Loko lang. Pero yun na nga. Joke lang. Pero, ayun naman talaga yung mindset. Kumbaga, nag-give back lang dito si Boss Alu sa atin. Diba? Nag-give back lang si Boss Alu sa atin. Hindi naman yun yung main purpose. Diba? Pero still, nandito tayo dahil sa entertainment ni Boss Alo. Yes. Entertainment 2019. Yan, Entertainment 2019. Nasayang wala si EE. Ay, mamaya, meron si EE. Fighting Pandas. Fighting Pandas, tayo okay. Na naman yan. Okay, ay, ito na naman. Sabaw Gaming. Pero, Oo, fan ako nun. Iisama. Karan. Pero, let's see. 12,000 gold lead for the Vici Gaming. Mapababa pa kaya nila to. Onti na lang magkakaroon na ulit ng rush.
Actually, yun yung pwedeng ano eh, yun yung pwedeng meet siya ng Alliance mamaya, yung Roche. Isang magandang defend lang sa Roshan, kaya-kaya nila to. Since kaya naman nila talaga ng ano eh, kasi marami silang crowd control dito. They have the Redfall, they have this dual damage, may Exorcism pa. So, mahihirapan dito yung VG. Pag hindi nila naunahan. Yun, pag hindi nila naunahan, ito nga, kailangan ko to. Red Bull is the way, mga sir. Ayan. Red Bull lang, malakas! Pero teka lang, ah. Sabi dito ngayon ng VG Gaming, papalag pa rin tayo dyan. Mukhang makakita tayo ng maganda-ganda bakbakan sa mid lane. Ako po. Classic mid-clash ito. Diba? Ako feeling po. Mo din? Pero yan. Okay, oopsie, dagger stomp, then connect. Nabigyan siya dito ng Decrepit Viper. Wait lang, Stampede will be pop right now. May Magnus Revfall pa dito, hindi pa nilalabas yan. Kaso cooldown binabana din, patay. Etong si 3-3, oh, Euros taking him down. Double kill for him, napatay din dito si Hanskin. Pero obvious lang, will be pop as well. BKB will be pop na din, pero teka lang, ito si DY ginagaw. Napagandang Decrepit Viper, lost na, sustain from Ori. Xiao Yung mapapatay pa dito, napakaganda naman talagang Revfall noon. Paapalag kami dito ngayon, Hanskin still alive and kicking. Pero teka lang, napatay siya na triple kill. Para dito no, kay Euros, ubos na ubos, pati pantubos itong si Nico Baby, makukuha pa, and Ori will get a double kill right there. LC, kailangan mo nang mag-back, papi. Ang dami nag-buyback sa side ng Alliance doon, ha? So it's a major win team fight para sa dito sa VG Gaming. Isa lang. Nakakakilabot yung ginagawa ni Ori dito. Nakita mo ba kanina? Grabe. Kaya so tumaas yung balaybo. Kasi yung ginagawa niya dito, sinusustain niya, even the support. Mm-hmm. Bawal mamatay. Bakit? Support, support ko yan. Oo, support. You don't note kasi. Support the support. Ayan, diba? Pero kita niya naman, napakaganda na pinapakita ng video gaming dito. Dutang, duta. Diba? Wala eh. Ubus na ubus, pati pantubos talaga, mga beshi wari-wari-waps, di ba? True. Ayun, 30-minute game. This could be hard for Alliance na makabawi kasi ang hirap nang humanap ng farm ng isang Juggernaut eh. Kita mo, fully controlled na ng VG Gaming. At saka, ito mo, kahit wala, ang ganda kasi nung ginagawa ng VG Gaming dito. Hindi, alam nila kung paano laruin ang isang Magnus Juggernaut game. Kung baga alam na natin, alam, pasok tayo sa Discord, ha? Alliance, Discord. Joke lang. Pakinggan natin yan. Sana all. Diba? Pero 20,000 gold lead for VG Gaming. Tapos maririnig mo, no? Nagugudget-gudget din yung ano, Alliance. Gudget, tara. Go lang. Goals, go. Kidding aside, 11:25 yung score natin. 21,000 gold advantage for the side of VG Gaming na napakalaki. Yeah. For a 30-minute game. Oo. Boss Mark Anthony, shoutout sa'yo. Share mo na yung stream natin, pero baka soon. Natripan ko ulit sa Baguio. Sarap tsumibog doon. Sarap ang Baguio, tas tsumibog lang. Ang sarap punta doon, tas tsumibog lang. Seryoso. Napakasarap ng food trip doon, mga sir. Solid. Halls. Pero ito, sabi ni Rosa, no, sana all. Sana all pinag-aagawan. Pero yan. Si Rosan yan eh, syempre. Rosan. Paso gala ni Rosan, di ba? Pero yun. Tingin, di ba, magpapa-5-man RP ka? May Diyos ko po naman, mahirap yun. Yun talaga yung kailangan ng Alliance ngayon. 5-man RP, di ba? Isang magandang RP. Mm-hmm. Yung crucial talaga sa game natin. Kumbaga, in that second na ma-hold mo yung limang yun, enough na yun para magawa ng Alliance. True. Diba? Yung imposible. Kaso, nag-game si Warlock. Hindi naman, pampabuhay lang, Lods. Medyo inaantok tayo eh, kasi wala pa tayong tulog eh. Tama ka na nilapitan, Red Bull is the way talaga. Diba, Red Bull ka talaga dyan. Oo lang yun. Huwag mo lang gawing dextrose. Oo, huwag mo gawing dextrose. Mahirap kasi nagre-Red Bull ka, tapos wala ka din ginagawa. Mali yun. Oo, that act. Kaso mali nga yun. Oo, yun ang ginawang dextrose talaga eh. Nakaiga. Kukulit yan mamaya, naku po. Pero okay lang, mas magandang ang kumulit mamaya at lalo at kukulit din yung mapapanood natin, which is up next, Alliance versus Fighting Pandas. Ayun, tumawagan dyan. Dinig pa lang yung pasok. Yun, nga. Kita na nga, diba? Alright, hindi naka Red Bull yung TD natin. Yung Red Bull eh. Pero yan nga, tingnan natin dito ngayon yung VG Gaming. They're trying to pressure the bottom lane para ma-mega na nga nila to. Diba?
Tsaka mahirap din pumalag talaga eh. Nakita mo naman yung ginagawa nila. Kumbaga binbasic ka ng VG itong Alliance. Oo. Pero yun. Niko baby. Marami yung sustain nila dito kay Yoros, Baka para kay Yoros. Siya na yung pumukronta eh. Hindi na si Centaur eh. Okay, Stampede is there. Elim, nandito pa rin naman sa may mid lane. Naka-BKB, mag-expire na nga yan. Oh, stun dead. Kung nekong 21, pero medyo nag-lag tayo dyan. Tingnan natin kung ano yun. Omni Slash will be pop. Napagandang Red Bull. Kasi ito na nga. Ngayon, yung Golem Blade Fury. Andito din naman siya. Yung mapapatay ba? Yappy, double kill. Para kay Niko, baby. Pero itong si Tropang Pugna, delikado. Decrepify andito na nga. Pero papalag pa rin naman sila dyan. Limba dito. Pero napag-dabber out pa. Plus the TP. Wala yata pantigil. Napagandang play from Pugna right there. Yes. Pero Bawi. Ang ganda nun. Ang ganda mo for Alliance yung initiation dito ni Death Prophet. Kasi kailangan nilang unahan yan. Kasi pag inantay nila nang inantay nila yan sa tore nila, mahirap talaga yan na ano, pwestuhan. Totoo. Ang ganda initiation and from Death Prophet as well as dito kay Juggernaut. Uy, double damage. Double pwede silang pumasak dito. Pwede silang mag-crush yan kung tutusin. Wala dito si Gyro. He doesn't have buyback. Niko baby, I think, yes. Dito na. Mag-ro-rush na sila. That's a better thing to do for Alliance. Knowing na patay si Gyro copter, walang golem. Paano nilalaban dito yung Vici Gaming? True. Diba? So, yan. Ang bilis niya, no? They turn it around, kumbaga. Oo. In just that clash, sinusubukan nilang mabaliktad batong lamesa. Delikado rin kasi talaga. Yes, lamang na lamang dito yung VG Gaming. Nakita na naman natin yung early nila dito. Laning phase nila, okay. Okay. Yung engagement nila, wala nagpapa 5-man RP. Pero, hindi mo maiiwasan talaga sa loob ng isang game na meron talagang isa or dalawang magandang RP that can change the face of the game. Yan. Kumbaga kahit yung 10 talong yan, kung yung isang-isang RP na kinakailangan talaga nila nag-connect, eh, dali talaga. And yun ang kaya nangyari, diba? Na-rev pull mo lang dyan si Gyrocopter. Plus yung Omni Slash mo lang, mahirap na talaga yan. So, si Gyrocopter, si Yoros, kailangan niya dito talaga mag-ingat sa pwesto niya. Oo. Pero mga sir, ha? Basta talaga Niko, malakas. Diba? Iba talaga ang lakas ng isang Niko. Pero eto yung Vici Gaming ngayon. They wanted to go for this bottom lane talaga. Gusto nilang i-pressure yan ngayon eh. Diba? Para din naman pagigilan dito yung Alliance sa pag-advance sa kanilang mga lanes. Pero there's the Oh, sakit! Dagon dito itong si Pugna pero nabuhay pa with the cheese. Skewer pa nga! Teka lang itong si BYW mo ka nasa delikado yun itong si Lip nasa likod trying to take down itong si DY. Nako, delikado ka dyan. Walang pang tanggal. Ba't makaka-TP out siya? Still, patay ang isang Lion kahit sabihin natin na ang daming na-commit dito ng Alliance. Nagawa nilang mapaback yung Vici Gaming. Yep. So that's kumbaga, ano na to eh. Ito yung pinanghahawakan nila para lang lumaban dito sa game na to. Ganun talaga. Tamang sip-sip sa bossing pag kailangan. Tamang sip-sip din ng Red Bull. Diba? Pero yun, hindi na bitaw yung Dekre na Siren. Totoo, maganda. Grabe naman talaga mga Niko here. Kita mo, sumasabay talaga siya sa farm dito. Well, meron. Explainable naman yan. Because of the empower na kaya bigay dito ni Hansken. But yeah. Kasi, yung kalamangan kanina ng VG Gaming, kung sa iba yun, mahihirapan na talaga mag-bounce back eh. Kahit mo sabihin mo may empower ka ni Magnus. Oh. Kung talagang luging-lugi kayo sa ano, and hindi ka makadiskarte ng sarili mong farm, mahihirapan talaga. Yes, pero hindi. Magaling, maganda yung pinapakita dito ng ano, ng Alliance. Oo. Diba? Kumbaga naunahan lang talaga sila sa tempo eh, sa momentum. Nakuha agad ng VG Gaming eh. Yung mga ano, yung mga item na kailangan nila. MKB. Ooh, kahit he's going for a nullifier. Which is a good item talaga. Oh, para kay Pog na. Nako po, eto na Niko Baby. Pumapronta siya dyan ngayon. Sige, wapakil. Sige, go ko to. But fortification will be popped. Decrepify and dito na din. Kailaman na yung VG. Delikado pa dito yung VG, ha? Oo, totoo. Totoo yan. Kaya nga nila pinapressure yung lane eh. Para makabasag din sila dito. At least one tier 4 tower. Diba? Para mahirapan sa pag-def itong Alliance. Okay. Yun ah! Uy! Uy! Grabe naman yun! Gusto ko yung ginawa dito ng Juggernaut. Kumbaga umamba siya. Tapos nag-push na lang siya ng tower. Kung hindi man go-go. Unting tapang lang talaga yung puhunan mo dyan. Pag yung mga tipong luging-lugi na kayo, kailangan kahit lugi na kayo, tapangan mo para ng very slight. Yan, pat matatalo na din eh. Bakit? Ba't pa tayo matatakot? Hindi. Para mailang din talaga yung VG Gaming dito, diba? Kasi alam ng VG Gaming yan.
Nakayang-kaya. Ganda namang setup ng BKB World Pop right now. Pero teka lang, there's the use. Kaso naka-Lotus Orb Silence. On to that Gyrocopter. Walang follow-up. Pero, wait lang. May golem pa. Biglang may tumunog na ganun, no? Nagmapapabaka talaga eh. Akala ko kung ano yun eh. Diba? Pero, still. Wala pang nakakommit na big ult for Alliance. Good ano lang talaga yun. Good stun. Good disables. Mm-hmm. Pero, Limpo love to defend their lane. Diba? Nako po, paano kaya ito ngayon? 38 minutes into this game, nagpapakita ang gilas both teams. This is anybody's game. This is really anybody's game. Not only PG Gaming, ah. Mm. Yung nagpapakita ang gilas. But even Alliance? Alliance as well. Kita mo naman. Mm. Natutuwa talaga ako nung ano. Ever since nakita ko si Nico Baby nung TI, K9. Natuwa ako sa kanya kung gano'n siya consistent maglaro. Ah, sa Mineski, no? Ang ganda nung ano niya. Sobrang ganda. And nakita mo naman, nung nakita ko yung roster shuffle, and nakita ko si Nico Baby sa Alliance, naisip ko, ah, medyo malayo maarating ng Alliance dito. Mm-hmm. Kasi ang ganda nung ano nila, yung mga bago Nico Baby, one of the consistent carries. Ewan ko lang ngayong, ano, ngayong DPC year, pero I think, magpapakita ang gilas talaga yan. Mm-hmm. And you know yung ginagawa niya ngayon, di ba? He's trying to carry out all of his teammates. Na hindi naman siya possible if hindi rin dahil sa mga kakampi niya. Oo, maganda din kasi yung pinapakita ng Alliance dito na support dito kay ano, kay Juggernaut. Nico baby, Nico baby. Alam ba 'yon? Alam mo 'yon, pero teka lang. Nico baby. Nico baby. Ages yeah, na mukha dito. Eh. Alam mo ah, akala mo ah. Hinahamon mo ako ah. Hello, okay lang tayo dito. Pero this shrine will be taken right now by Vichu Gaming. Yan pinakamaganda nilang ginawa. Kasi pwede pang maka-abante dito na maka-abante yung Alliance eh. Pero ano, pag pinatagal to ng VG Gaming, pag hindi sila gumawa ng, they really need to make a move dito sa game na to. Kasi, again, pag pinatagal pa na ito, kayang i-hold to ng Alliance, ha? Oo, oh, mabaganda yung clear ng wave nila. Eh. Meron silang Death Prophet, merong LC. LC, Magnus, Juggernaut, Grimmstrew, Kalos, lahat yan kaya mag-shove out ng lanes. Oo, oh, kung tumalong yan, GG. Kaya laki tiwala nila dyan. Yes, kumbaga ganun talaga. Ang, kaya nga sabi ko kahapon, di ka tatalong kung di ka magaling. Yung Vichy Gaming dito ngayon, tignan natin kung tatalong ba sila. Kasi ang ganda na pinapakita nila kanina. Sobrang ganda from early to mid game, pero dito sa late game, kita nyo naman hindi sila makapag-close out. Nakihirapan sila mag-close out ng game. And ang gandang point on from Dale Mark, kaka-champ lang din yung Alliance itong last Dream League, yes. Oo. Diba? Sila yung champion. So, kita mo naman ngayon, diba? VG Gaming yung kalaban nila. Hindi virong team. Oo. Diba? Kung makikita natin yung summary ng performance ng last DPC, yung VG Gaming organization or yung Dota 2 organization ng VG, sa maganda yung naging performance. Hindi man sila nanalo sa the internationals, pero still, steady, kumbaga, yung performance nila pagdating dito sa Dota 2. True. Pero, ito, since sama-sama na nga sila ngayon dito, tignan natin kung anong gagawin ng dalawang teams. VG Gaming, how are they going to close out this game? Babasagin pa kaya nila yung top racks? Irerekta na kaya nila? Iyon yung katanungan eh. Pero, go ba nila muna yung shrine para hindi makapunta sa Roshan ng mabilisan? Bukang ganun na nga. Pero siguro kung ano, ang iniisip dito ng VG, no rush naman for them. Kasi lamang naman sila dito in terms of take ng barracks. Yan, pero teka lang, lalaban yung Alliance, ha? Napakagandang rev coil kuha si Gyro, but that counter-initiation from that golem, but the soulbind, matitigilan din dito ngayon itong si Eurus. Uy, nakalift dito ngayon ito si Magnus. Pero tingnan natin kung paano sila lalaban dyan sa may likod. Itong si Limp, ginagawang busy yung tatlo. Pero lalaban sila dito ngayon. But, magbaback muna ang VG Gaming. DY, mukhang may iipit. Actually, yung golem lang yun. Nakaalis na siya doon. And now is the time para, ito na yung chance ng VG Gaming na mag-regroup sila, regen lang, and then afterwards, pwede sila mag-high grounds. Ayun, sabi dito ni Jopit. As per Reddit, mas malakas daw yung bagong Alliance kaysa sa dati. Para sa akin, oo. Okay, oo. Nung nakita ko, ano ako ah, hindi ako hater ng Liquid ngayon.
Pero kasi na nakita ko yung roster shuffle ng Alliance, yung pag-picked up nila dito, lalo na kay Nico Baby, Nico na sobrang ganda. Para sa akin, ang dami pa niyang potential na lumakas. Oo. Kumbaga kailangan malakas niya na siya, pero alam mo yung sobrang... Alam, ang galing niyang tumansya sa gagawin niya sa team fight. Ganun si Nico Baby mag... ano, Nico talaga. May. Boss! Wash us there. Iba talaga. Pero yun. Iba nga naman dito. Yung pinapakita din kasi ng Alliance. Pero ano ah? Uy. Ano to? Diversion lang to eh. Oo. Diversion lang to mga lod. Napakaganda na. I think... Yun. Ano? Anticipated ba to? Anticipated ba to ng Alliance? I think no. No? Nope. Nag-iingat lang talaga sila since alam kasi ng Alliance na kaya nila dito mag-defend. Yep. Tsaka yung video gaming naman kasi dito, kumbaga kung aabante dito yung Alliance, madaling mag-push yung video gaming eh. Pwede silang ikuta na lang and sila pa yung pwedeng marat. Diba? Sila pa yung pwedeng marat dito. Nako po. Tingnan natin kung anong mangyayari dito ngayon sa ating game. Iba pa rin talaga yung kasi yung ano eh. Kumbaga, Alliance versus PG Gaming. Mm-hmm. Sobrang bigat ng team kasi yung pangalan. Hindi lang yung players ng VG Gaming eh. As well as yung organization, VG Gaming, pag sinabing yan, Uy! The Skewer! Nahuli! Napagod ng Skewer! Teka lang, muted na yan! Paano papalag? Kaso may Lotus Orb pa rin naman, napagod na naman talaga ng pinapakita dito ngayon ng Alliance pag kinapatay. Napaganda nun! Age will be popped right away, pero may Abyssals dyan, papalag sila! Nako, Euros will be taken down at buhay pa si Nico Baby na kapagpapanga ng Omnislash na napunta doon sa creep. Medyo minalas-malas, pero papalag pa rin naman sila. Nako po, nag-TP out ka ba? Papalag pa rin naman kami dyan. Napagandang nullifier naman talaga. Sakit! Baktay! That's a dead Euros right now. Walang buyback yan. Duel is here for Pugna, pero papalag. Aeon Desk is there. Nako po, napaganda naman ang pinapakita dito ngayon ng Alliance. What a defend. Right there. Walang pang-cancel ng TP. Tinayuan na lang din. Oh, and that skewer. Wow. That skewer saves the game. Oo. Yung game talaga yung na-save niya eh. Kasi paano pag nakapag-high ground doon yung VG Gaming? And yun talaga yung dapat gawin dito ng Alliance. Lalo na ni Magnus. Ganda no, no. Sobrang kailangan ganda. Niya talagang unahan ng unahan tong VG Gaming. Ito, may buyback na dito ngayon si ano. Lahat si sila may buyback na eh. Yes. Kanina, wala nang buyback dito yung Gyrocopter dahil po, ano, dahil din sa, anong tawag dito, kulang lang yung money niya. But since nagkaroon ng bounty, di ba? Uy! That burst! Ako po, napagandang heals nun. Kung napatay dito si Hanskin, delegates kasi kakailanganin pa rin siya dyan kahit nasabihin na cooldown yung kanyang rev. Di ba? Ganda nun. GG na. Oo, totoo yun. Kung hindi na matay yung Gyro, yeah, GG na. Well, very well played. For the Magnus. MVP for me. I will kasi comment, napatagal comment. Niya yung game. Talaga saves the game yung nangyari doon eh. Okay. Kasi kung hindi niya talaga nagawa yung ganong combination, kasi natanggalan agad nila ng ano eh, ng Ages of the Immortal. Oo. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. So another minute for VG Gaming na mag-iisip kung paano nila, how are they gonna close out this game dito sa side na to? Kasi alam natin na kahit lamang sila dito, may pressure pa din para sa side ng VG. Oo, sobrang bigat ng pressure dito ngayon ng VG Gaming. Kung baga kasi, Nguya Rev. Nguya Rev, Paul. Ang ano kasi dito sa... Witty mo dun ah. Witty ano. Pero ano? Yung sa... sa VG kasi, mga sir, sobrang bigat ng pressure sa kanila given na nasa kanila yung kalamangan. Pero teka lang, wala eh, magbaback dito ngayon ng VG Gaming. Ang layo. Isang ano? Himala. Galing kay Magnus, talaga. Yun lang talaga. True. Ganda ng pinakita niya dyan. Pero, ganda nun. RP. Dito din yung, netong si Tropa pang handscan yung nagdala. Diba? Parang ako magpagusin. Grabe nga naman. Pero si Nico Baby dun ha, kahit sabihin mo minalas-malas yung kanyang, ano, Omnislash dun. Still, nakuha nila yung dapat. Napatay nila yung Gyro. Napaganda pa. And yan, 19K. For Rich Gaming. Maganda-ganda pinapakita pero nalilesen.
Nalilesen ng Alliance. Nag-SOD sila. Napaktipo nitong si BY. Oh, there's the ult. They'll try to go in. Exorcism is here as well. Eto na naman po is Skewer para dito kay Gyro. Pero Golem will be dropped right now. Oh no! Solo-solo! Pero napakaganda naman talagang Glimmer save. Wala silang Dazdon. And napatay na itong si Anshken. Wala pang ang Rev Fall. Pero nag-buyback po siya. Papalag pa rin naman sila. Blade Fury is there. DY will be taken down. Ito na naman isa pang Golem. Pero papalag pa rin naman. Uy! Grabe! Na-duel dito si Puk na walang pang sustain dito ngayon kay Gyro. But Gyro is still alive. Nico Baby andito pa na Dagon. Pero buhay pa rin siya dyan. Naku, Limp. Nandito na nga. Dagger plus the stomp. Kaso nabababad siya dun sa ilalim ng mga multo. Ito na yung nullifier para sa'yo. Nalaman pa kami dito. Pero teka lang, napagandang Glimmer Cape naman talaga by PYW right there. Kasi silang walang vision dito. Yes. Dalawa or tatlong beses na silang abubosan dito because of the Glimmer. Oh! The Rev Ball! Napagandang counter-initiation by Xiaoyu. Wala pang follow-up na damage. There's the use para dito kay Centaur. Pero Hansken will still be taken down. And that double kill. Nadali na nga dito ngayon yung Alliance. Napakaganda nun. Nagigigil ako. Alam mo yung sobrang ganda sa mata ng Rev Ball. But na-stun kasi dun si ano. Na-stun kasi dun si Juggernaut. So, gandang stomp from he ano. He can't help his teammate dun. Kumbaga, walang lunas yung nangyari dun eh. Ang ganda sana for them. Ay, gusto ko tong ginagawa ngayon. Itong si LC is just holding off. Itong si Pug na habang may nagaganap na nga doon na bakbakan. Pero tignan natin dito ngayon na 3B still alive and kicking yules. Para nga dito ngayon kay Gyrocopter. Makukuha ba sa muntik pa si LC? Press the attack to save his life. But there goes Heroes taking 3-3 down. Napakagandang Blade Fury naman talaga nito. Kaso nga lang makakapag-back pa siya. Uy, medyo delicates ang Alliance. Mag-buyback dito ngayon itong si LC. Walang buyback itong si Magnus. No skewer, no rifle. Let's get back. Para dito kay Nico Baby. Nabayatay siya doon. Napakagandang Finger of Death. Susunod pa itong si Limp Euros. Oh na ako my God. I think, is this the game? I think ito na yun. Is this the game? Mukhang papalag pa. Pag na-delay pa nila to up until itong si Magnus pwede, is mabuhay, pwede pa. 20 seconds on the line. 20 seconds on the line for the side of Alliance. Tignan natin anong gagawin nila. 3-3. Nandito lang sa side. Halata na hinihintay talaga nilang mag-respawn itong si Magnus. 10 seconds. Kailangan nilang ma-hold itong laro. Tignan natin, Nico Baby still alive pa rin naman dito. Gusto niyang bigyan ng nullifier itong si Pugna. But I guess Magnus, Nico wala baby din siyang rev fall. Eto na, lalabang pa sila. Pero uy, Xiaoyu, nandito na din naman. Napakagandang Omnis Slash, pinalag na. Xiaoyu, papalag pa dito. Pero yours will be taken down. May buyback pa naman siya. Uy, hindi pa tapos. This sabi ng Alliance. This is not the end. This is not the end. This is not the big end. This is not the end. Alam yung kantang yan, o. Oh. Hindi. Sobrang ganda basta ng ako, honest ako. Pero grabe yung ano, Alliance. Sobrang ganda ng hold nila. And I think ipaglalaban pa nito hanggang sa dulo. Oo. Siyempre, alam nila sa sarili nila na kaya nila. It's just that yung last engagement kasi doon, tatlong beses sila nag-glimmer. Grabe. Yung slash, yung Centaur, kanina mamamatay na dapat nung nullifier ni Juggernaut. Pero the Glimmer Cape. Wala, nahirapan sila doon. Wala silang baon kahit na kumbaga meron dust, pero masyadong malayo dito si Magnus, hindi niya naibigay. Nako po. Dibuti pa ala. Tignan ko ah, sabihin ko yung sinabi ng TD natin dito. Pinagdadaanan natin yung TD natin dito. Yes, buti yes, ba daw yung Alliance na laban hanggang sa huli? Nalaban. May heist pa sa dulo ha? Usap tayo pre. Nalaban hanggang sa usap tayo mamaya, may problema tayo eh. Ayun, buhay yan, Benico Baby. Wapa kills dito sa finger nitong sila. At na yan eh, YOLO push na yan for the side of Alliance. Kumbaga, eto na yun eh, bakit hindi? Bakit ako matatakot? Sabi bakit ako matatakot? Oh, bakit kung ako matatakot? Kung ito na lang yung last chance namin. Iyon. Okay ng last, at least meron chance. Merong chance. Yan, pero oy, nako. Sobrang gaganda ng mga kumbaga, laban dito. If there's a 99% of probability of winning. May 1% pa. May 1% pa rin doon. And ito na yung ginagawa ng Alliance. Mukhang ito they ngayon are pulling out this 1%! Wait lang! Ang sakit nun! Ako yun, nagulat! Pero Nico Baby popping the BKB. Lalaban pa nga sila dito ngayon ng Fire Pride dito kay D. Soulbind is there as well. Kailangan na mag-back dito ngayon ng Alliance. Masyado sila malalang Blade Fury. TP out! Mapapatay baon! Tinan lang kanyang buhay. Nakaalis pa nga. And 3-3 andito na nga. But Bata will be taken down here. 100 seconds na wala si Grimstroke. Tignan natin kung ano mangyayari. Na-drop yung gem. Limp! Muntik na. Butit-bitin. Butit-bitin, di ba? Para dito sa Alliance. Pero, Vici Gaming, napakaganda ng pinapakita dito nila ngayon. Pero,
kumbaga, ang bigat nito para sa kanila. Kailangan na natin to matapos eh. Oh. Ganun, ganun yung nasa ano, siguro nila ngayon. Chill lang tayo, matatapos na natin to. Pero teka lang, duwe lang. Duwe na talaga nila. Gandang Hex, oh! Pero Limp, nandito pa nga Neko, baby. Papalas pa rin! Palomnis Nas! Napakaganda! Shao yun na patay pa, 3-3 nakuha dito nitong si Eurus. But right now, Blade Fury, kung magusto dito para kay Eurus, but the BKB is there as well. Nag-buyback na itong si Centaur. Oh, wait. There's more. Neko, baby, will be taken down. No buyback for the 3. And I think GG, this is GG. Will be called by sobrang Alliance. Sobrang ganda sana nun eh. Kaso satisfying? Yun nga. Satisfying mm-hmm. Dota indeed. Satisfying dotes. Hey! It really gives me chills dito sa game nito. Oo, ang ganda nun, di ba? Kasi Alliance, they are defending so well. And every engagement, kaya nilang ipanalo. Pero yung last engagement, sobra akong nanghihinayang dun sa last engagement ng Alliance. Dun na, naboset si... Mamaya mo na ipakita yan. Hindi, nakita ko lang randomly. Ang problema kasi talaga. Ang problema kasi talaga dito, sobra akong nanghihinayang din sa last engagement nila na naboset sila just because of the Glimmer. Yes. Glimmer lang yun. Glimmer lang yun. One detection, sentry. Kahit sentry man lang, di ba? Wala silang nabaon doon. And I think kung naipanalo nila yung clash na yun, mag-iiba yung takbo ng kwento. I think pwede sila talagang ano, pwede silang ma-force mag-buyback itong VG Gaming, makakuha sila ng mga racks. But... Glimmer Cape for the win. Wala eh. Alam ko masabi, ang ganda ng laban, napaka-satisfying ng pinakita ng Alliance. Oo, talo sila, pero ang ganda ng gusto defense. Kong, gusto kong makita yung game 2 na to na makakabawi yung Alliance. Gusto kong makita ng 1-1 yung Alliance. Hindi ako ano ah. Hindi bias ah. Hindi ako bias. Oh. It's just that gusto ko kasi makakita talaga ulit ng isang maganda ulit na quality. Nagising quality ako doon eh, di ba? Quality medyo inantok si ate kasi wala masyadong tulog. Pero nagising naman ako sa ginagawa dito ng Alliance. Best, so, eh. Yun. Congratulations VG Gaming again. Congratulations. For on securing. Not disappointing us. Oo. Na to be expected kasi eh, di ba? VG Gaming pa rin talaga yan. But Alliance proving na kaya nila. Nakaya nila. So I think I'm so excited for the game 2. Oh, and that's just the game number 1. Nagpapainit pa lang dito yung dalawang teams. Makikita natin sa game number 2 kung ano mangyayari in this series. Muli kami ang naging shoutcasters niyo for that game. It's your boy JB. And this is Casey. And magbabalik po ang Kuinik para sa isa na namang ISL 1 Hamburg 2019 game number 2 ng Alliance versus VG Gaming. We'll be right back. Peace.